Good day, future art creams. Ito pala yung Q&A flashcards natin for evidence. Again, ito naman ang sagutin natin. What are the requisites for the admissibility of dying declaration? First, the declaration is one made by a dying person. Dapat malapit na siyang mamatay. Pag nabuhay po siya, siya po mismo yung magte-testify. Second, the declaration was made by said dying person under a consciousness of his impending death. Yung declarant ay alam na niyang mamamatay na siya or sa paniniwala niya, mamamatay na siya. Paano kung naagapan siya at nabuhay siya for a few days pero namatay pa rin? Considered pa rin na dying declaration yung sinabi niya kasi nung sinabi niya yon, akala niya mamamatay na siya. Third, the declaration refers to the cause and circumstances surrounding the death of the declarant and not of anyone else. Example nito, binaril ni Pedro si Juan. Binaril naman ni Jose si Diego. Before namatay si Diego, nasabi niya kay Lucio na ang bumaril kay Juan ay si Pedro. Hindi ito dying declaration, pero part ito ng res gestae. Discuss natin ang res gestae sa next videos natin. Pero kung ang sinabi ni Diego, si Jose ang bumaril sa akin, considered itong dying declaration. Fourth, the declaration is offered in a case wherein the declarant's death is the subject of the inquiry. Example, kinasuhan ngayon si Jose ng murder sa pagpatay niya kay Diego at homicide sa pagpatay niya kay Lucio. Before namatay si Diego, nasabi niya na si Jose ang pumatay sa kanya. Itong dying declaration na ito ay dito sa murder case ni Jose i-offer kasi yung death ni Diego ang issue dito, hindi sa homicide case ni Lucio. Fifth, the declarant is competent as a witness had he survived. Kung yung namatay ay legally declared insane, thus not competent to testify, yung dying declaration niya ay hindi pa rin admissible. 6. The statement is complete in itself. Maintindihan mo siya agad. And 7. The declarant should have died. If he survives, his declaration may be admissible as part of the res gestae.